Praise God. Masaya ba kayo sa Panginoon? Kung mapapasin niyo po natin, mga kapatid sa Panginoon, excuse po, yung mga inawit po natin kanina, alam niyo, nagtataka ako, wala namang komunikasyon kami nung patungkod sa awit, patungkod sa prayer dito sa mga partaker. Alam niyo, ang kagandahan ng Espiritu ng Diyos, ang kagandahan din na ikaw ay sumusunod sa Panginoon bilang mananampalataya, pinagtatakputakputo ng Panginoon. Amen? Gaya niyo po, isang kagalakan natin sa Panginoon na kayo po ay narito sa mga kayong lugar ng pinanggalingan o malayong lugar na pinagmulan, hallelujah, hindi kayo napipigilan. Bagkus ang totoo, hindi na hadlang ang para sa inyo ang sumunod sa Panginoon. At salamat sa Panginoon po. Excuse po. Yun ang kagalakan nyo. Nandun po yung mga kapatid sa Panginoon na nakikita nyo, masayang-masaya kayo. Nandun din yung higit sa lahat, mga kapatid, mga minamahal, yung loyalty nyo sa Diyos. Amen? Palakpakan muna natin ang Panginoon. Yan. Second, nandun din yung loyalty nyo sa church. Ayan. Basa. Ayan. Sige, sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. Lord and Savior. Ayan, ayan po. Nandun ang loyalty nyo. Enter. Nakikita natin yung loyalty nyo sa inyong pastor, Felix po. Ayan po. Siyempre, sa mga leaders, of course. Sa bawat isa, amen? Kasi kung wala pong loyalty, hindi na tayo magkikita-kita rito. Dapat salamat sa Diyos, purihin ang Panginoon, hallelujah, nandun po yung inyong katapatan sa isa't isa, higit sa lahat, minamahal yung katapatan nyo sa Diyos na hindi mapapantayan. Kung papaano, ang katapatan ng Diyos sa atin ay nagpapatuloy at laging nagpapatuloy ito. Kahit na kumisan tayo po ay may mga lapses, yeah, may mga pagkukulang, still, ang Diyos po nananatiling tapat sa tao. Sa mga taong tapat sa Kanya. Eh, paano naman, Pastor, yung mga hindi tapat? Hindi natin na po problemahin yun. Problema nila sa Diyos yun. At problema na rin ng Diyos para sa kanila yon. Ang mahalaga, kayo na mananampalataya o tayong mananampalataya, yung katapatan ng Diyos sa atin ay sinusuklian din natin to ng katapatan ng paglilingkod. Gaya po na ngayon na hindi nyo pinababayaan ang pagtitipon na gaya ng ugali ng iba. Amen? Nandiyan ba po ba kayo? Misa papalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Thank you, Lord. Hallelujah! Okay. Bago po natin simulan ang pag-aaral ngayong umaga ay una po, humingi po ako sa inyo ng pumanhin yung the time na last year na na-assign po ako dito na magsalita. Para akong maiyak. Forgive me. Kasi po napakahirap sa isang magsasalita. Pag may mga, may na-encounter kang hindi maganda. Halimbawa, aminin ko sa inyo, the same day din. Ngayon din po, 4 days before, naghahanda na ako, 5 days before, inaatake naman ako ng problema doon sa aking asawa. Wala akong problema sa aking asawa dahil magkasundo kami doon sa physical na kalagayan niya po. At dumating po yung araw ng Huwebes, antindi po, excuse po. Kaya time to time, kami ng mga pamilya ayo, lagi po salamat sa Panginoon, God provide the telecom, kaya lagi kami may communication sa isa't isa. Especially yung aking anak na babae, si Rosel po. Kaya salamat sa Panginoon. Naging kalakasan nun sa akin yun. Kumbaga, doon ko lang nasasambit sa kanya yung mga pangyayari o nangyayari doon sa bahay sa aking asawa, sa ating kapatid na Konching. Ang hirap po. Pagka isang tao ay matanda na, tapos may mga nararamdaman pang gano'n, nahirap po. Kasi dumating doon sa time ng ating kapatid na Konching, nawala na ho ng lakas.
Eh, naghahanda ako ng ano, sabi ko, diyan ka lang, naghahanda ako ng Quaker Oats. Narinig ko, may bumagsak. Yung pala, pinilit niyang tumayo. Eh, yung left side niyang feet, bumagsak ko siya doon sa ano, sa floor. Narinig ko, may kumalampag eh. Kaya isang portion doon na para nalagyan ng puppets ng bata, na ganyang kalaki lang po yun, nasira po yun, na ganun niya. Salamat naman sa Panginoon, yung corner lot na gano'n, pag-entry doon sa kanya, sa kwarto nung dating kwarto ni na Rosel, yun na brother, brother. Yung brother Danny, ay hindi po nahampas doon sa corner lot. Kaya salamat sa Panginoon po. Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya sabi sa kanya, bakit mo pinilit? Alam nyo, hindi ko, excuse po. Wala kang karapatang magalit. Alam nyo, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, patawarin ako ng Diyos, patawarin ako ng kapatid ng kotse. Mahabang pasensya ang kailangan nyo. Kaya sabi ng mga apo ko at anak ko, natitiis mo yung brad, kailangan. Kasi asawa ko siya. Sa hirap at ginawa. Tanggap ko yun. Sabi ng mga bata, kami naawa sa'yo. No. Hindi nyo dapat kaawaan. Sanay ako sa hirap. Sanay ako sa hirap. Sabi yung ganun. Kaya hindi nyo ako dapat kaawaan. Okay. Sabi ng isang anak ko, handa ka na ba sa kay nanay? Whatever, kung ano kalooban ng Diyos. Yun lang ang sinagot ko. Sabi nga nung anak ko, tatagmo dad. Hindi naman, sa biyaya ng Diyos yan. Lahat naman tayo meron ding kahinaan. Amen? Because we are not perfect. Thank you Lord, salamat sa Panginoon. Meron Diyos na laging sumasa atin. Meron Diyos na lagi tayong maasahan. Meron tayong Diyos sa lahat ng panahon pagkakataon. Merong kapanatagan tayong tinatanggap mula sa piling ng ating mahal na Panginoon. Amen? Opo. Wala na eh. Wala ka na masa sa buhay sa mundong itong magulo. Kundi ang Diyos lamang ang masa mo sa buhay. At tiyakin natin, mga kapatid sa Panginoon, lagi tayo nakapokus sa Panginoon. Okay. Excuse po, yan. Hamong awitan ko muna kayo ng isang bag, ng isang awit po. Alam nyo, ngayon ko lang ito pinakiusap doon sa ating media. Itong awit na ito. Wala kasi akong komunikasyon sa kanya. Wala akong cellphone yan. Okay, hinihintay lang po natin ang ating media. Ayan, may vlog po muna. Yung awit na ito. Ayan po, nandiyan na po pala. Doon po kasi yung nakatingin. Mas mabilis dito kaysa doon. Nalit ng konti yung nandun eh. Okay. Awitin ko na po ito para sa Panginoon. Yan. I hope na may mga kapatid na alam tong awit na ito. I remember na ano po eh. Minsan sasabihin na iba, ginagaya mo si pastor. Hindi. Parang niya yung isang espiritu ng Diyos. Pag na nire-rebuild sa iyo, wala kang gagawin kundi sumunod lang eh. Amen? Opo. Eh pag hindi mo nagawa, para bang tatanong mo sa sarili mo, para bang may kulang. Tapos babalik ka doon, sasabihin mo sa Panginoon, yes, Lord, yun ang kulang. Hindi ko nagawa. And then, nandun na naman, Lord, forgive me. Ganun eh. Pero kailangan pagka pinaalala sa iyo ng Banal Espiritu, gawin mo yon. Dahil para sa Panginoon, dahil ang Panginoon ang siyang pinaglalagakan ng iyong papuri. Hindi po ang ating mga sarili. Okay, yan. Okay, awitin ko na po ito. Excuse me po, kung ako'y sumobra sa oras, sabihin nyo lang, time out na ako. Alam niyo po ba, ulitin ko po sa inyo, habang nagsasalita ko rito, kumisan po yung leading of Holy Spirit para maintindihan niyo pong mabuti ito. Excuse me, napapalakas ang buhos ko. Hindi po ako galit.
Yung leading kasi ng Holy Spirit, nagkukontinus yun, nagpo-flow yun. Isa yan sa mga sistema na napag-aralan po namin, makinig po kayo mabuti sa Bible School po. Bagamat di ako nakatapos ng Bible School, ang tinutumbok lagi doon, Pastor, let the power of Holy Spirit be lead. Amen? Gaya po kanina, napupuri tayo. Una pumipigil doon sa pagkilos ng banal na Espiritu. And nakita ko po, kanina pa lang po, nakita ko, nasubaybayan ko, lahat ng mga pumapasok dyan, amen, siyang-siya, masayang-masaya. Kasi nandun ang pagkilos ng Holy Spirit. Praise God, hallelujah, okay? I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses or land. I'd rather be led by His nail-pierced hand than to be the king of a vast domain and be held in sin's rich sway. I'd rather have Jesus than anything this world afford today. I'd rather have Jesus than worldly afflos. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. Yes, I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything, yes, Lord, this world afford today. This world affords today. Purihin ang Diyos. Maraming salamat po. Okay, darako na po tayo sa ating pag-aaral ngayong umaga. Kung kayo po ay may mga Bible dyan, o kaya kung wala, nandyan po yung screen, ayan po. Buksan nyo po sa Josue, ang inyong mga Bible, Josue 1, verse 1 hanggang 10 po. Inilip ko po ng bawat sa itumayo bilang paggalang po sa salita ng Panginoon. Okay, sabay-sabay po natin basahin to. Simulan na po natin sa Josue 1:1. Nangyari nga, pagkamatay ni Moses sa lingkod ng Panginoon, ang Panginoon nagsalita kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moses, na sinasabi, si Moses na aking lingkod ay patay na. Tumindig ka at tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. Bawat dakong tutuntungan ng talampakan ng iyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya na sinasabi ko kay Moses. Mula sa ilang at sa Lebanon na ito, hanggang sa malaking ilog ng Euphrates, sa buong lupain ng mga Heteo
at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong nasasakupan. Walang sinumang tao ang magtatagumpay laban sa iyo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y nakasama ni Moises, ako'y makakasama mo rin. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakalakas ka at makapakatapang na mabuti sapagkat ipinamana ko na sa bayang ito ang lupain na aking ipinangakong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos ko sa iyo ni Moises na aking likod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat nito ng kautosan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod ang iyong lahat ng nakakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Pagpalain ng Diyos ang kanyang salita. Maraming salamat po. Makakaupo na po tayo lahat. Ang ating pag-aaral ay loyalty to God, yung katapatan sa Diyos po. Amen? Hello? Amen po ba? Praise God. Salamat sa Panginoon. Ibigay po natin to mga kapatid, isang magandang halimbawa para pumalobo tayo doon sa tema ng ating pag-aaral. Mayroon po mag-asawa. Itong mag-asawang ito ay merong katiwala. Sabi po nitong mag-asawang ito, nagbili sila sa kanilang katiwala. Pupunta kami sa Baguio, yan. Mga isang linggo kami ron. At sabi ng babae, itong mag-asawang ito, ang mahigpit doon yung babae. Sabi ng babae sa katiwala, itong garden, aayusin mo, ayan. Dilinisin mo na maayos. Kung may mga damo ka dyan naman makikita na lantana, alisin mo at lagay mo sa basurahan. Second, didiligin mo yan para hindi sila mamatay. And third, yung mga sulat na dumarating, ilalagay mo doon sa kukunin mo, ilalagay mo doon sa sala. May lagayan tayo ng sulat doon. Sagot ng katiwala, opo. And third, sabi niya, yung tukador, lahat ng mga anuman yung mga nakalagay doon sa mga tukador na yon, parang ang lalim ng word na tukador. Pardon? Ayun, cabinet po. Ayun, naging Spanish Tagalog. Ayusin mo, lilinisin mo yung mga tukador at ingatan mo na baka may mabasag doon. Mamahalin kasi mga bagay yan. Sagot ng katiwala, opo. Okay. Sa matsabi, natuloy itong mag-asawa sa Baguio na para magbakasyon. Habang naroon sila, dalawang araw pala sila roon. Excuse po. Dalawang araw pala sila roon ay itong babae, itong mag-asawa, naiirita. At sinasabi ng babae, baka hindi ginagawa ng ating katiwala yung aking binilin doon. Kaya kailangan umuwi na tayo ulit sa Maynila. At baka yung mga halaman ko rin namatay, baka marumi yung aking mga hindi nililinis yung mga tukadukadok, pati sulat doon. Itong mag-asawa ay mula sa pagbabakasyon, naudlot. Bumalik ko sila sa Maynila. Laking tuwa, laking saya, ang laking gulat nitong mag-asawa na makita yung kanyang ibinilin doon sa kanyang katiwala. Nasa ayos. Yung halaman, yung garden, at kanga, fresh na fresh daw, sabi niya. At pati yung tukador na pumasok sa kwarto, nakita niya, malinis na malinis. Pero ang totoo niyo, bago pa pumasok ng gate yung bahay, ng bahay yung mag-asawa, yung binili ko ba sa iyo, ginawa mo? Opo, ma'am.
sa kabuuan ng kwentong iyo, kung mapapansin po natin, mga minamahal, mga kapatid sa Panginoon, ganong katapat yung katiwalang yun sa kanyang amo. Amen? Hallelujah. Tandaan po natin, ang katapatan ng Diyos sa ating pong mga mananampalataya ay di nagbabago. Tutundukan natin to. Baka tayo abuti na isang oras kalahati. Okay, magala. Bagamat puyat ako, pagod ako, wala naman ako stress yan. No? Kasi masaya ako nakita ko kayo. Hindi katulad yung nakaraan, talagang stress na stress po ako noon. Ngayon, tanggap ko na yung nangyayari sa bahay. May ngiti pa nga sa Panginoon. Yan. May sukli pang ngiti yun. Okay, takpuin natin itong pag-aaral na ito. Tatlong bagay itong mahalaga. Mahalaga yung pagiging tapat sa Diyos. Yan po. Una, nice ng God wants you to keep you His word day and night. Nice ng Diyos sa inyo po, sa bawat sa atin, na ang kanyang salita ay lagi nating babasahin. Yan. Dito po sa verse 8, sabi po rito, ng Josue 1:8, sabi po rito, mga kapatid, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig. Amen? Ganun po ba tayo? Mga Kristiyano, para bang tayo nalulungkot at may iniisip, ribid na ba sa atin ng Diyos na, ayun, basahin ko muna kaya yung Bible, kunin ko yung Bible. Pagbasa muna kayo. Tandaan nyo, marirepress yung inyong isip. Okay, sabi po dito, kundi ito ay iyong pagbulay-bulayan araw at gabi. Yan. Upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat, kung magkagayoy, iyong pagiginawain ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Matapat ka sa Diyos, unang muna ang Diyos. Amen? Kumbaga, sinasangguni mo sa Diyos. Dahil nababasa mo sa kasulatan, sinasangguni mo tuloy sa prayer sa Panginoon, Lord, ikaw ang una. Ito to naman, lagi una ang Diyos eh. Pero po lalaki, palagay mo kaya dinilig yung prayer. Una na ang Diyos. Ang mahirap sa tao, gusto siya lagi una. Ang hirap sa tao, minsan kala niya hindi siya pinakikinggan kasi hindi nagbabasa siya ng Bible. Kasi yung nakausang pala, hindi Kristiyano. Pero mga Kristiyano, alam niya, magtatagumpay siya dahil inuuna niya ang Panginoon at binabasa niya ang banal na kasulatan. Ayan po. At ang banal na kasulatan na ito, siya maggagabay sa atin. Amen? Opo. Ang banal na kasulatan ito, pagka binabasa din natin araw at gabi, siya yung magtuturo sa atin. Yan. Tuturuan tayo, paalalahanan tayo ng banal na Espiritu pagka binabasa natin yon, yung kanyang, ayan, yung Bible, ayan po. Third, siya rin ang magpoprotekta sa atin. Ipinapaparating din sa atin yun. At hindi lang yon, siya rin ang nagpapala sa atin kapag binabasa natin ang salita ng Diyos day and night. Iyon ang nais ng Diyos sa atin. Upang ang spiritual mo na cognize sa Diyos ay lumago pa. Hindi ka nagiging taluna kung dumarating itong mga sitwasyon sa buhay mo. Dahil alam mo, ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Kapag ka binabasa mo ang lagi, araw at gabi, ang banal na kasulatan. Pag-aralan po natin, dagdagan po natin. Why? Kasi ang banal na kasulatan, ito'y pagkain ng ating spiritual na kaluluwa, ating mga kaluluwa. At dito ay, pag binabasa natin ito, binubusog po tayo. Ayan po. Kaya puri ng Diyos, hallelujah. Ayan, hindi lang yon, ang banal na espiritu to, ay ang banal na kasulatan to, habang binabasa natin, tayo ay patatatagin sa ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Ayan. Tapat ba tayo sa Diyos? Amen. Hallelujah. Okay. Puri ng Panginoon. Second, kung bakit, kaya yun po ang una. Nice ng Diyos sa iyo to keep you His word day and night. Yan. Kaya mahalaga po yun, pagiging tapat sa Diyos. Second, mahalaga ang pagiging tapat
Dahil nais ng Diyos, God wants you to be strong. Nais ng Diyos na ikaw ay maging matatag. Purihin ang Panginoon, hindi nyo ba napapansin? Pakilos lagi ng Holy Spirit dito. Biglang dumarating yun. And I believe, tayo mga Kristiyano, yung Espiritu ng Diyos, nakikipag-unay at Espiritu sa Diyos, ginagawa ng Panginoon, nililid tayo doon sa kaayusan ng pagpupuri. Para bang pinag-ihili tayo. Pero eto, dumarating lagi yung mensahe ng Panginoon. Lagi sinasabi, magpakatatag kayo. Magpakatapang kayo. Ako ang Panginoong Diyos na sasa iyo na hindi kanya iiwan ng pababayaan. During the worship time, ito ang karanasan ng church. Natutuwa ba kayo doon? Ako po siya siyero. Opo, bakit po? One time, umatin po ako ng ano, na hindi naasahan. Dahil siyempre tayo mga Kristiyano eh. Hinahanap natin yung pananambahan lagi eh. Nagkataon po yung ating kapatid na Konching na doon sa kondo ng aking, sa house pala ng aking bayaw. Tapos isang side pong ganyan, mayroong chapel po ron. Yung pala isang compound po sila ron na nagtayo sila ng chapel doon. Kaya lang po, sa time of worship, hinahanap po yun. Yung pagkilos ng banal na espiritu. Well, hindi ko kinokondena yun. Why? Kasi nasanay po tayo rito na laging naranasan natin yung pagkilos ng banal na espiritu. Doon po, hindi ko naranasan ang pagkilos ng banal na espiritu. Pero ang totoo po yun, parang ako lang pakiramdam ko, ako lang yung mataas na lalaki, na Kristiyano ron, na mataas na nagpupuri sa Panginoon. Nag-worship sa Panginoon. Kasi siya-siya po ako ron. Okay. Samantala si kapatid na Konching, nanonood naman doon sa YouTube ng panahon yun. Kasi po, last December o bago mag-December, nag-stay po kami doon ng 3 weeks po. Dahil sa kalusugan ating kapatid na Konching. Kaya mag-alala. Mahal po kayo. Totoo. Inamin ko, may mga pagkukulang ko, hindi ako nakarating ng panahon na yun. Inamin ko yun, pero kasi responsibilidad ko sa Diyos yun at sa inyo eh. Kasi yun ang covenant ko kay Lord. Okay, bagamat salamat sa Panginoon, binibigyan niya lagi ako ng katatagan. Dito po, nais ng Diyos na kayo ay maging matatag. Basa, verse 9 po, sabi po rito, hindi ba't inuutusan kita, yan, ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot, ni malupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ayan. Okay, dito po sa Genesis 15:1, sabi po rito, pagkatapos ng mga bagay nito, dumating ang salita ng Panginoon kay Abraham na isang pangitain, huwag kang matakot, Abraham, ako ang iyong kalasag, ang iyong gantimpala ay magiging mapakadakila. Ayon po. Kung mapapasin po natin, nandun lagi ang pagpapaalala ng Panginoon. Be strong to God. Hallelujah. Magpakatatag lagi tayo sa Panginoon. In times of fear, natatakot ka. Amen. Normal kang tao, yes. Natural sa iyo, matatakot ka. But sinasabi lagi na sa atin ng Diyos, nais, magpakatatag kayo. Be strong to God. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin eh. Kumbaga, ayaw ng Diyos na manlulupay-pay tayo. Ewan ko, forgive me. Minsan po, okay, magagalit. Sana ho, huwag mangyari. May isang kapatid sa Panginoon. Dahil kapatid sa Panginoon, ang kinakampihan niya, yung unbeliever, kaysa sa akin. At alam niyo po ba, natisod po ako ron. Sabi ko kay Lord, Lord, bakit ganon? Mas pinapabura niya yung unbeliever kaysa sa akin na bilang kapatid sa Panginoon. Panginoon, patawarin mo ako. Natitisod ako sa kanya. Alam niyo po ba, mga minamahal, dumating sa point ng buhay ko, pakiramdam ko, lumalakad ako papunta sa Panginoon pag ganyan. At itong matindi. Alam niyo, pakiramdam ko, dahil hindi ako umati ng activities, ayan, malungkot ang buhay ko. Pakiramdam ko dahil hindi ako umati ng
activities. Pag nag-rapture, maiiwan ako. So, kailangan bumalik uli ako sa Panginoon na masigla, na hindi ko titingnan yung tao na dapat kong katisuran. Why? Kapatid ko pala sa Panginoon. At ito sinasabi lagi sa atin ng Panginoon, maging matatag ka sa panahon na ikaw ay para bang natatakot. Lahat tayo may kinatatakot na sa buhay. Pero alam nyo, sa totoo lang, hindi ako mayabang na tao. Kailanman, hindi ko na kinatakutan ang buhay ko. Dahil minsan ko na, hindi lang minsan, hindi dalawang beses, hindi tatlong beses, naranasan ko ang kamatayan. Nakita ko na ang kamatayan. Amen, that time na nag-ministry ako, hindi ako natakot po. Kasi alam ko, pagkatapos ng kamatayan nito, sasapangin yung kanya. Okay. In times of fear, sinasabi rito kay Abraham, ulitin ko po, Abraham, ako yung kalasag. Ano ba yun? Ako yung kakampi. Yan. Ang iyong panggantimpala ay magiging napakadakila. Wow. Pagkatapos pala niyan, meron pala tayong lugar na maasahan sa Panginoon. Meron tayong gantimpala sa Panginoon. Pagkatapos ng nakakatakot na problema o mga problema, mga pagsubok sa buhay, ay malalakpasan natin yan dahil meron tayong Panginoon na nangako na tayo ay tatanggap ng gantimpala sa Kanya. Yun. Doon tayo laging pinatitingin ng Panginoon. Okay. Kaya mahalaga na ikaw ay maging matatag sa Panginoon. At mahalaga rin na maging tapat ka sa Panginoon. Yan. In time of hopeless, sabi po rito, in time of hopeless, yung kumbaga ikaw ay kawalan ng pag-asa, ito na yung pagkakataon para sa atin na magsimula ng panibagong simula. Amen? Sabi doon sa inawit, ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, ang lagi kong aawitan, ikaw lamang, kahit kailan, di ka nakulang. Yan. Handa po natin, salita o awit man mula sa Panginoon, hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Dahil alam natin, ang Diyos lang sa buhay natin ang maasahan. Okay. Nais ng Diyos na ikaw maging matatag. Dito po sa Deuteronomy 5.32, ito po ang salita. Iyong iingat ang gawin na gaya ng inutos sa inyo ng Panginoon, ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Hello, nandiyo po ba kayo? Dito na tayo, magkakaintindi ang mga kapatid sa Panginoon. Magalit kayo, suntukin nyo ako, pagbaba ko yun. Pagbaba ko dyan, tatanggapin ko. Pero sasabihin ko sa iyo, mahal kita sa Panginoon eh. Alam niyo po ba, nang ako'y tumanggap sa Panginoon, ako sana mga pitbahay. Pero nagkaroon ng problema yung church, sumama ako doon sa pastor. Kasi nakita ko yung pastor eh. Very meek and humble. Wala kang marinig na anumang salita laban sa ibang tao. Kasi sinundan ko yun. Kaya minsan may marinig ako, ay, si Brother Boy, tuta ni Pastor Papa yan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, forgive them sapagkat yung sinasalita niya ay hindi niya nalalaman. Opo. Kailangan, masakit man sa pangyari, umalis ang church, yun, naitatag ang Jewish Fellowship and Ministry. Kasi po, alam niyo po ba, pagkagawain ng Diyos, still, gawain ng Diyos, hindi hinahaluan ito ng politiko. Amen? Kaya si pastor, ayaw magtayo ng, o tumayo man dito na isang politiko. May politiko ba rito? Well, salamat sa Diyos kung kayo'y politiko. Magagamit kayo ng ating bayan para sa pangangailangan din ng ating bayan. Magiging part kayo ng ministry niyo yan sa bayan kung kayo'y politiko. Kung di man kayo politiko, ay, praise God. Yun ang ayaw ng pastor. Tatapating ko kayo. Sinabi sa akin ni pastor, Brother Boy, ano masasabi mo?
offer ka ng 50 or 100,000, magsasalita lang ang politiko. Ang pulpito, pastor, para sa mga manggagawa ng Diyos. Hindi pwedeng mabahira ng politiko ang pulpito, yung gawain ng Diyos. Separate po yan. Politics and ang religion, no? Bakit ako, pastor, nag-offer nga ng 50 hanggang 100,000 eh? Hindi ako papayag, pastor. Hindi nga rin ako sumagot eh. Para hindi lang mapahiya ang tao. Well, ganun po. Ito'y gawain ng Diyos, templo ng Diyos. Huwag mabahiran ng anumang personal na tao na gusto niyang ipalagay sa kanyang sarili para sa kanyang magandang paraan ng pananalita. Pero ang maganda po, pagkalingkod lang ang Diyos ang tumatayo dito po, yun. Alam niyo po ba, nagiging matatag ang church po. Kaya lahat ng mga tumatayo rito, nakikita ko po at natutuwa ko, matatalino. Oo, matatalino. Dahil may aral. Forgive me, Sister Dali, magalit kayo na uli sa akin. Hindi katulad ko, 75 ang average. Nag-aral nga naman. Pero lingkod ka ng Diyos, sabi ni Sister Dali, tinawag ka, praise God. Masayong masaya ako ron. At sinabi ko, kapatid ko nga kayo sa Panginoon. Naging kalakasan ko yung kapatid na daling yun. Forgive me, Sister Dali, uli. Opo, wala akong biro. Why? Kasi bawat Kristiyano, sabi nga ng kapatid ni Den, Dad, ang saya, nakapagpapalakas yung ating mga kapatid. Amen. Di ba, Brother Orly, sarap ng lechon? Praise God. Opo, totoo po yun. Kasi kalakasan kayo ng ating mga kapatid sa Panginoon. Iyon ang nice parating lagi sa atin ng Diyos, kung kayo'y tapat sa Diyos, na lagi niya, lagi kayong maging matatag sa Panginoon. Sasagawa na gaya ninyo, inutos ko sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos na huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. Well, purihin ang Panginoon. Alam niyo po, aminin ko ulit sa inyo, naging loyalty ako sa church, ay sa Diyos, sa church, na ating kinabibilangan ngayon, at higit sa lahat, sa ating pastor papa po. Opo. Naging tapat ako sa pastor. Kaya kung panahon na kami magkasama ni pastor, kahit ano yung inutos, ayan, sama kami, sunod lang kami. Kasama nga namin si Brother Willie. O, Pastor Boy, eh, Brother Boy, lalakad tayo. Okay. May sakya siya ako. Sakay lang ako na sakay. Ganun po. Iyon ang tapat na Kristiyano. Kaya sabi ko nga kay Brother Willie, alam mo, nagagalak ko sa iyo. Kasi ang laking ministry mo sa Panginoon. And I believe every Christian have ministry in the Lord. Amen? At sinasabi lagi sa atin ng Panginoon, daraan tayo sa mga pagsubok na yan. Daraan tayo sa parabang lubak-lubak na daan na yan. At gabundok na pagsubok o problema. Tandaan natin, kasunod ay kapatagan. Kapayapaan naman para sa Panginoon. Dahil meron Diyos na buhay na laging suma sa atin. Amen? Praise God. Hallelujah. Christian, or my brother and sisters in Christ, sabi po rito, huwag kang mag-alala. Kung maranasan natin ang mga pagsubok o problema sa ating buhay, meron tayong Diyos na hindi niya tayo pababayaan. Konting panahon na lamang at makakamtan na natin ang buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya be strong in the Lord. Amen? Okay, purihin ang Panginoon. Hallelujah. Next, third po. God wants you to fulfill His plan. Alam niyo po ba, aminin ko sa inyo, itong pinabasa ko sa inyo, itong tatlong mahalagang ito, isa to sa pinag-aralan namin sa Bible School. Kasi kailangan gumawa kayo ng topic, gumawa kayo ng team, yan, kung ano relevant yan, kung ano conclusion nyo yan. Ay, namin ko rin sa inyo, hindi ako nakatapos ng Bible School. Mga sinabi ko kay Pastor Felix yon, Pastor Felix, tatry ko kung aabutin ng aking karunungan. Gaya sinabi ko sa inyo, hindi ako nakapagtapos ng
hindi ako nakatungtong ng kaliso. Sabi niya, sige po, sabi ni Pastor Felix. Dumating doon sa point na talagang na hindi ko na kaya. At alam niyo po ba, aaminin ko rin sa inyo, na halos parang mapapabayaan ko sarili ko, pati yung misyon ko. Sa pamilya ko, hindi. Alam ko, nandiyan si Rosis, yan susuporta rin, financially. Yun na naramdaman ko, sabi ko, nag-aaral ako, para napapabayaan ko sarili ko, pati yung pagiging missionary ko, eto nakakatakot, dumating sa akin. Pakiramdam ko, sa sobrang isip ko, ang daming dumarating doon, pakiramdam ko, maglalak yung isip ko. Maniwalat sa hindi kayo. Natagpuan ko aking sarili minsan, imbis na pumasok ako sa Bible school, natagpuan ko sarili ko, bakit nandito ako sa mall? Tinatanong sarili ko, bakit narito ako, Panginoon, sa mall? Ano ginagawa ko rito? Na supposed to be, dapat ay nandun ako. Yung pala, yun na yung end time ko na magkukwits ako. At laking gulat ko, anong ginagawa ko rito? Kasi yung panahon sa Bible school, kailangan magsasalita kami. Kung bakit? Natakpo ang sarili ko sa mula. Ano ginagawa ko rito? Yung pala ang ginawa ng Panginoon sa akin is final. Sabi ko, Lord, final. Inisip ko kung ano yun. Pinabalik ako ng Panginoon doon sa hindi ko na pala kakayanin. At baka maglakang isip ko, nako, nawala na si Brother Boy, sinasira na ng ulo. You know, kumbaga, nag-alala ako noon. At gano'n, kailangan mag-decision ako, kailangan umistap ako sa Bible school sa loob ng 6 na buwan, pagpatuloy ko yung aking pagiging missionary. Kasi actual po yun. Amen? Ang pag-evangelize po, actual po yan. Ang pangangaral salita ng Panginoon at dadali mo si Kristo sa mga tao na nangangailangan ng pagliligtas, actual po yan. Mas the best po na ang pangangaral po yan. Nadalin ang kaligtasan ng Panginoon sa ibang mga tao po. Okay. Kaya po rin ang Panginoon po. Yun po ang plano ng Diyos po. Dahil perfect ang plano ng Panginoon. In verse 3, sabi po rito sa Josue, balikan po natin sa Josue, yan. Sabi po rito, bawat dakong tutuntungan ng talampakan na iyong paa ay naibigay ko na sa inyo gaya na sinabi po kay Moses. Yan po. Nung binubuo itong ni Pastor Papa, yung pong magkaroon ng church doon sa Dakong Luciana, eto na yung mga kapatid sa Panginoon, sina Pastor Romame, nanay ni Sister Letty, mga missionary po yan. Tapos sabi nung sandalak na si Brother David, basta hindi pa kayo nangangailangan ng church dito o lupa. Kasi lumalaki na yung gawain ng Panginoon. Balak pa lang namin eh. Pero salamat sa Panginoon, yung balak na yon, narinig ng isang kapatid sa Panginoon at ngayon wala na. Alam niyo po ba, nalaman yung halaga ng lupa. Praise the Lord, siya ang bumili ng lupa. Napakamurang halaga ng lupa. 24,000 lang, kulang-kulang na 142 square meter o. Kasi laki ng tinitirikan kong bahay. 142. 24,000, napakamura. Pero before that, sinabi sa amin noon ni Brother David, Pastor, ito, binibenta ito na may-ari. Alam niyo po ba, hinanap ako misa ni Pastor, ba si Brother Boy nawawala. Alam niyo, tinuntungan ko yun, sabi ko, Lord, if this you will, let you be done. Is this the place na para magkaroon ng gawain dito? Amen, thank you, Lord. Let you will be done. The same, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung yung lugar nito, pag darausan na yung gawain, nasa habi pa tayo, alam nung kapatid na Malupo yun, namatay na siya, sinabi lang ni Sister Malupo, one time morning, pumunta po ako sa site. Palibas at lamanong ng kage, tricycle driver, kaya alam ko yung lugar. Lord, I pray this place. Magsisimula ang gawain mo rito ng pananambahan na yung manak.
at mga anak pa. Dahil ang totoo nyo, nasa garahe lang po kami. Kumbaga, napakasikip ng garahe. Isang kotse lang ang laman nyo. O, dalawang kotse, napakasikip na yung garahe ni na Pastor Papa po. Pero God's will, nagsimula yung gawain doon hanggang sa magkaroon ng gawain sa Luciana. At praise God, dinagdag pa yung sariyaya. At may kapatid doon, sabi niya, eh, Pastor, ano, masigip na rin tayo, hanap tayo ng lupa. Sabi ni Brother Willie, na taga-sariyaya po. O, di nagkaroon. Ano yun? Yun yung plano ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos. Yun ang nais ng Diyos. Dahil ang plano ng Diyos ay perfect. Amen? Final po. At kung kayo nangangarap na magkaroon ng lupa o bahay, gusto nyo, tingin nyo sa Panginoon. By faith. Ganun po. Patotoo ko po sa inyo, yung aming pong bahay, na lupa pala, nandun ako isang umaga, mga 5:30, sinisigawan ako ng mga tao ron. Ano ginagawa mo dyan? Dumais ka dyan? Papasok ka ba dyan? Mag-squatter ka ba dyan? Excuse me po, kung may nakatira sa squatter dito, patawarin niyo po ako. Mag-squatter ka ba dyan? Hindi po. Hindi ko siya sinagot pala. Itang best tumawag sa akin at galit na galit. Ang papasok dyan. Galit na galit yung tao sa katapat bahay. Yung pala squatter siya ron. Hindi niya alam, pinagpepre ko yung oras na yon. Sabi ko kay Lord, Lord, gusto ko itong lupa dahil walang bumili sa lupa sa halagang 24,000, 1975, walang bumili, excuse me po, 1979, walang bumili, Lord. Gusto ko itong lupa. Ikaw ang mag-provide ng financial needs. Kulang yung budget ko, Lord. O sige, Lord, let your will be done. Ito deal ko sa iyo. No matter what happened, susunod ako sa iyo. Huwag mo lang pababayaan ang pamilya ko. Nagpabaya ba ang Diyos? Hindi po. Nagkulang ba ang Panginoon? Hindi po. Tinagpo ba ng Diyos yung pangailangan pinasa? Yes! Kaya kung tawagin po namin yun sa ngayon, si Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin mo lagi ang karya, katwiran ng Diyos. Hindi yung karya natin, katwiran. And a promise to God, lahat ng mga bagay idaragdag sa iyo kung kalooban ng Panginoon. Nangyari po sa amin yung kalooban ng Diyos yun. At nagsimula po doon ang plano, wala akong kaalam-alam na ibibigay sa akin ng Panginoon. At ang plano ng Diyos na kumpleto, nagkandak ng Bible na nakatira kami doon, iyayain namin si Pastor Felix, si Brother Orly, ibang kapitbahay doon, may isa pa tayong kapatid sa Panginoon. Ngayon, nasa Pangasinan, alam nyo, pastora na ngayon. I forgot her name. Opo, kapitbahay namin ni Brother Orly doon, sa lugar namin doon, doon sa malaking bahay. Just imagine, inaabot po kami ng hanggang alas dos ng mga daling araw. Isang grupo lang kami, ang pinag-uusapan namin ay ang Panginoon. God's plan is perfect. Nangyari yung kalooban ng Panginoon. Eto na ngayon, ang mga pati, mga kapatid, Pastor Felix, Brother Orly, kasama. Kasama natin sa Panginoon. Why? Plano ng Diyos yun eh. Kaya kung may mga kapatid tayo dumarating dito, nagdadala ng kaluluwa, amen. Plano ng Diyos yun. Hindi natin plano yun. Ang malaga dahil tapat tayo sa Diyos, sumusunod lang tayo sa Panginoon, amen. Hindi siya magpapabaya. Hindi siya magkukulang sa atin. Lahat ng ating pangailangan, tatagpuin ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Palakpakan natin ng Panginoon. Ganun po. Huwag kang mababalisa, huwag kang matatakot. Magpakatatag ka lang. Dahil ang plano ng Panginoon, perfect. Para sa bawat mananampalatayang tapat na sumusunod sa Diyos. Hallelujah. Praise God, hallelujah. Ayan po. Kaya napakahalaga mga kapatid sa Panginoon, yung tatlong bahaging yun. Nais ng Diyos sa iyo na ikaw, basahin mo, pagbulay-bulayan mo ang kanyang salita araw at gabi. Second, God wants you to be strong. And the last po, God wants you to be fulfilled His plan. Gaya po ng plano ng ating mga kapatid dito. Nabasa ko po yung binigay sa akin ng ating kapatid na Leti.
Alam nyo, patawarin ako ng Diyos. Gusto kong gumalaw, hindi ko magawa. For me, nahirapan din ako eh. Hindi sa akin sarili, hindi o. At ang sinabi ko sa inyo kanina, hindi ko na inisip ang sarili ko. Inisip ko lang lagi, asawa ko. Walang magkakalinga sa asawa ko. Walang magbabantay sa asawa ko. Araw at gabi, babantayan mo yan. Kahit puyat na puyat ka. Kumbaga, ganun ang pagtitiis na nagagawa ko sa aking asawa. Gusto kong kumawala, hindi ko magawa. Opo. Kasi dadalawa na lang kami mag-asawa sa bahay. Pero yung panahon na andun yung sina Rosel, hindi mahirap sa akin. No? Kasi alam ko may mag-aalaga sa kanya, may titingin sa kanya, kay Sister Fonte. Ngayon, hindi ko magawa. Ang dami kong gustong gawin. No? Oo. Kasi hindi ako tinawag ng Diyos na basta-basta lang. Ewan ko po. Basta kasi naramdaman ko. Gusto kong gawin eh. Para sa Panginoon eh. Para mapuri at maluwalhati ang Panginoon. Bilang patotoo po sa inyo, bago po tayo magwakas po dyan, at may keybrace po tayo dyan sa ulit. Nagkaroon nga ng problema kay Sister Conching. Sabi ko kay Lord, ano ba gagawin ko, Lord? Alam niyo, sabi naman yung Tinig Frey. At alam niyo, ginawa ng Panginoon, sa buong paligid ng bahay niyo, pinag-pray ko, pati katapos-tapos ang kay Sister Conching. Ayun po. Salamat sa Panginoon. Naramdam ko yung espiritu ng Panginoon. Dahil nga po, wala nang lakas yung left side ng paa ni Sister Conching. Kasi meron akong karanasan na sa ganun eh, na wala nang lakas po. Yung pala, hanggang sa umakit na yung manas papunta sa heart. Namatay yun, isang kapatid natin sa Luciana. Eh sabi ko kay Lord, Lord, salamat that you will be done para sa iyong anak na Conching. Alam niyo, nagkaroon ako ng kapayapaan po. At ngayon, sa biyaya ng Diyos, before I leave sa aming house, chineko ni Sister Conching, sabi ko sa kanya, kamusta ka na? Okay naman. Eh, nakikilos mo na ba yung paa mo? Ay, oh. Hindi na namaman. Hindi na. Eh, praise God. Alam niyo, sa tuwa ko, dahil paalis na ako, naiyakap ko po ng asawa ko. Hindi lang dalawang kiss, tatlong kiss pa. Ang sarap po. Kumbaga, alam ko, alis ako ng payapa. Nang wala akong, tatayo ako rito, nang wala akong isipin. Kung di pa nang wala akong isipin, o yung asawa ko, hindi po. Kaya salamat sa Panginoon. Plano ng Diyos yan, kapatid. Pagka ikaw ay tapat sa Diyos, hallelujah, lahat ng mga bagay na gagawin mo o tutuntungan man ng iyong paa, hallelujah, magtatagumpay ka dahil meron kang Panginoon na hindi kanya iiwan o pababayan. Amen! Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi po rito, Hosea 24:15 po, mali po yung Hosea 1:9 po. Ako po may problema nun, okay? Wala akong problema media. Babasahin ko na lang po. Ngayon, pero nandyan po yun. Malinaw yun eh. Ngayon, kung ayaw ninyo maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog o ang mga Diyos, sinasabing Diyos dito, small D po, o ang mga Diyos ng mga Amoreyo na ang lupain nila ay inyong tinitirahan, ngunit sa ganang akin, sa aking at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Okay, ulitin ko po yung lista, uling instansa. Ngunit sa ganang akin, sige, sabayan natin. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Amen! Hallelujah! Praise God! Ayan po.